maghasik ng katarungan para sa inyong sarili at mag-ani ng kagandahang loob. Bungkalin ang lupang di pa naaararo. Ito ang panahon para harapin si Yahweh hanggang sa siya'y dumating at magpaulan sa inyo ng kaligtasan. Mula sa aklat ng Propeta Oseas. Minamahal na kapwa Pilipino, nitong nakaraang mga araw, nakatanggap kami ng liham mula sa kanyang kabunian Charles Cardinal Maungbo, Arsobispo ng Yangon sa Myanmar at Pangulo ng Federation of Asian Bishops Conferences. Ang nilalaman ng liham ay ang marubdob na panawagan ng panalangin para sa Hong Kong. Dahil sa nilagdaan na nilang batas, ang bago nilang National Security Act. Ipinaliwanag niya sa liham kung paanong ang bagong batas na ito ay nag-aamba ng panganib sa kalayaan at karapatang pantao ng mga mamamayan ng Hong Kong at kung paanong ang batas ay maaaring makaapekto sa kanilang kalayaan sa pagpapahayag ng kanilang saloobin. Sa kabilang dako, kinalma ng pamahalaan ng China ang mga mamamayan ng Hong Kong na wala naman dapat silang ikatakot kung hindi daw naman nakikisangkot sa anumang gawain na nagiging banta sa seguridad ng bansa. Bakit ang paliwanag na ito ay para bang narinig na rin nating mga Pilipino? Dahil tayo ay nasa kapareho ding sitwasyon. Kaya nga, habang tumutugon tayo sa panawagan ng kanyang kabunian, Cardinal Charles Bo, nakaisa niya tayo sa pananalangin para sa mga mamamayan ng Hong Kong, humihingi rin tayo ng panalangin sa kanya para sa ating bansang Pilipinas at ipinaliwanag sa kanya kung bakit lubhang kailangan din natin ng panalangin kagaya ng mga mamamayan ng Hong Kong. Kagaya nila, tayo rin ay nababahala tungkol sa katatapos lamang lagdaang batas na tinatawag na Anti-Terror Act 2020. Hanggang ngayon, hindi tayo makapaniwala kung paanong ang pinagtatalunang Anti-Terror Bill ay minadaling aprubahan ng Kongreso at Senado habang ang atensyon ng buong bansa ay nakatuon sa pandemya dulot ng COVID-19. Para bang hindi man lang nila isinaalang-alang na maraming mga tao na kinakatawan nila ang kontra dito. Ang mga asosasyon ng mga abogado, ang mga nasa universidad at mga pamantasan, ang mga negosyante, ang mga grupong manggagawa, ang mga organisasyon ng mga kabataan, mga NGOs, mga kilusang pampolitika at mga mananampalatayang komunidad at pati na rin ang mga namamahala ng Bangsamoro. Napakalakas ng mga tinig ng pagkontra, pero hindi sila nakinig. Para bang baliwala sa kanila ang mga seryosong usapin na ipinahayag ng iba't ibang grupo tungkol sa panukalang batas. Oo, para bang ang kagustuhang pampolitika mula sa itaas ay mas mabigat na puwersa kaysa sa mga tinig mula sa ibaba. Lalo lamang lumilitaw na malabo ang pagitan ng mga sangay ng ating pamahalaan, lalo na ang sangay ng mga taga-ugit ng batas at ng ehekutibo. Ang lalong ikinababahala ng mga dalubhasa sa batas at mga sumulat ng konstitusyon ng ating bansa ay ang bagong nilagdaang batas ay maraming bahagi na mapaniil, di umano, at hindi ayon sa ating konstitusyon. Ipinagdiinan na nila na ang bagong batas na ito ay nagsusulong ng seryosong banta sa pangunahing kalayaan ng lahat ng mga Pilipinong nagmamahal ng kapayapaan. Subalit sinasabi ng mga nasa pamahalaan at mga taga-suporta nila na wala daw basihan ang mga pangamba
na ipinupunto ng marami. Ang mga pampakalma na sinasabi ng mga nasa pamahalaan ay para bang katulad din ng sinasabi ng pamahalaan ng China sa mga mamamayan ng Hong Kong. Ang pagiging aktivista ay hindi terorismo. Hindi naman kayo dapat matakot kung hindi kayo terorista. Alam naman natin na isang bagay ang talagang masangkot sa krimen at isa ring bagay ang mapagsuspetsahan lamang o mapagbintangan ng isang krimen. Hindi ba natin narinig na may mga taong aktibo sa mga isyung panlipunan na naakusahan ng mga komunista? Nakalimutan na ba natin na may mga obispo, pari at mga relihiyoso na napasama sa mga maling akusa ng Philippine National Police sa paratang na pagpapabagsak daw sa pamahalaan o pagsusulong na pabagsakin daw ang pamahalaan? Hindi ba tayo mulat sa libo-libong mga tao na napatay sa mga operasyon ng mga pulis na ang basihan lamang ay maaaring sangkot sila sa isang krimen o illegal na droga? Hindi ba natin nasusundan ang balita tungkol kay Senadora Laila De Lima na patuloy na nakakulong na ang basihan ay pawang mga alegasyon? Hindi pa ba natin naririnig ang tungkol sa mga mamamahayag na ginigipit sa pamamagitan ng iba't ibang krimen na iniaakusa sa kanila? Hindi ba natin nararamdaman ang epekto ng pagsasara ng pinakamalaking kumpanya ng telebisyon, ang ABS-CBN, matapos hindi ito bigyan ng renewal ng franchisa? Hindi ba natin nakikita na ang sunod-sunod na paggigipit na ito ay nagdudulot ng hindi magandang kalagayan ng ating bansa sa malayang pamamahayag? Sa kabila ng madilim na kalagayang pampulitikang ito, nakakakuha tayo ng lakas mula sa mga grupo ng mga abogado at mga ordinaryong mamamayan na nagpadala ng mga petisyon sa Korte Suprema upang suriin kung ang nilagdaan ngang batas ay ayon sa konstitusyon. Ang pinakamataas ba nating hukuman ay magiging malaya o sila man ay magpapadala din sa puwersang pampulitika? Ang pagbabalik ng pagpapakulong ng walang inihaing sakdal o warrantless detentions sa pamamagitan ng bagong batas na ito ay nagpapaalala sa atin ng mga naunang hakbang ng pamahalaan noong 1972 na nauwi sa pagbagsak ng demokrasya at ang paglalagay ng buong bansa sa rehimen ng isang diktador na nagpahirap sa buong bansa sa loob ng 14 na taon. Nagsimula ang lahat nang ang nahalal na pangulo ay nagsabatas ng tinatawag nila noon na ASSO, Arrest, Search, and Seizure Orders. Mula dito ay unti-unti nang lumubog ang ating bansa sa mapaniil na pamumuno. Alam natin kung paano hindi pa natatagalan ang bansa ay ginamit ng maraming beses na sandata para supilin ang mga pagkontrang legal o pagsasalita ng oposisyon. Hindi natin maiiwasan ang makibahagi sa pag-aalala na ipinahayag ng mga abogado at ordinaryong mga mamamayan na nagpadala na ng petisyon sa Korte Suprema laban sa batas na hindi sinasang-ayunan ng marami. Kahit na parang maayos pa naman ang lagay ng ating demokrasya at ang mga institusyon ng demokrasya ay patuloy pa namang gumagana, para na tayong palaka na lumalangoy sa isang palayok na tubig na unti-unting pinakukuluan. Kumukuha tayo ng pag-asa sa paniniwala na sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan ay marami pa namang mga tao
na may mabuting kalooban, na ang puso'y nasa tamang lugar at nananatiling may malawak at malayang kaisipan. Humahanga tayo sa mga lingkod bayan, sa lahat ng sangay ng pamahalaan na ang ginagawa ay ayon lamang sa idinidikta ng kanilang konsensya at hindi hinahayaan ang kanilang sarili na matakot o mapigilan ng anumang pamumulitika at pagsasakatuparan ng kanilang tungkulin ayon sa hinihingi ng konstitusyon. Dalangin natin na marami pa sana ang maging katulad nila. Mahalaga silang bahagi ng pagpapalakas ng mga sangay ng ating pamahalaan at lubhang kinakailangan sila para sa matatag at maaasahang sistema ng demokrasya. Hayaan po ninyong tapusin ko ang liham na ito sa pag-aanyaya sa inyo sa isang sama-sama nating pananalangin. Manalangin tayo. Samahan ninyo kami, o Panginoon naming Diyos, sa patuloy naming pakikipaglaban sa pinsala na dulot ng pandemya ng COVID-19. Ganoon din sa mga kaganapang pampulitika na nagdudulot ng pagkakawatak-watak ng aming bansa. Alam po ninyo kung gaano katindi ang aming pangangailangan na magkaisa upang labanan ng kaaway naming hindi namin nakikita na nagdulot na ng matinding paghirap sa amin at ng pagiging walang kasiguruhan sa aming buhay. Malawakang pagkalat ng impeksyon ng mga napupuno ng mga pagamutan, pagkawala ng hanap buhay, gutom at malawakang pagkalugi ng mga negosyo at kamatayan. Idinadalangin namin ang aming mga lingkod bayan, ang mga taong nasa pamahalaan, lalo na yung mga nananatiling matuwid at nagpapatuloy maglingkod na may tunay na malasakit at pagmamahal sa aming bansa. Ingatan mo po sila, Panginoon, at bigyan sila ng tapang na manindigan para sa katotohanan at katarungan. Naway ang krisis na ito, dulot ng pandemya, ay maging daan ng pagbabalik-loob at pagbabago ng aming mga puso. Magturo nawa ito sa amin nang makapanindigan kami higit pa sa mga personal at pampulitikang interes namin at madala namin ang lahat naming mga pagsisikap para sa kabutihan ng lahat. Naway gabayan kami ng iyong espiritu na tumugon na may awa at pagmamalasakit sa mga dukha, ang mga walang wala, at ang mga lalong nangangailangang sektor ng aming lipunan. Sapagkat alam namin na anuman ang gawin namin sa mga maliliit naming kapatid ay ginagawa namin sa inyo. Amen. Para sa kapulungan ng mga obispo ng Pilipinas, Pablo Virgilio S. David, obispo ng Caloocan, kasalukuyang gumaganap na Pangulo ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, Hulyo 16, 2020, Kapistahan ng Mahal na Birhen ng Monte Carmelo.